The life of dreams is moving faster, and no one knows the constant fear of what comes after. We'll never know. Suzuki Jigsaw 155, guys. So this is powered by 154.9 cc, to be exact. Air-cooled 4-stroke, 1-cylinder, single overhead cam, 2-valve at FI. Max power is 10.4 kilowatts at 8,000 rpm and max torque na 14.0 newton meter at 6,500 rpm. At meron din itong 5-speed constant mesh. So dito sa front, guys, of course, yung headlight niya, modern na, LED na. Turn signals is naka-halogen pa rin. Suspension is telescopic fork suspension with single hydraulic disc brake with dual pot piston brake caliper. So, do kahit hindi po siya naka-ABS, is napakaganda na din po ng stopping power ng isang ito. It's because naka-dual pot siya. So, yung brand niya, guys, is Vibre. And this one, guys, is may sukat na 100 by 80 by 17. And tubeless tire na din po ito. So, kung halimbawa mapako po ito, hindi po ito basta-basta mag pa-flat. So, meron din po siyang decals, guys, na color yellow-green. So, match na match po yung color ng decals niya sa color ng decals niya dito sa kanyang side fairings. Ayan. So, ayan, guys, yung kanyang itsura sa side. So, aside sa paint niya na blue, guys, meron siyang emblem dito na S, stands for Suzuki. Yung napakahaba niyang decals na Jigsaw. Ayan. So, for clarification, guys, this is a 155cc. Yun po yung nakalagay dun sa kanyang rehistro, no? So, siya din po ay equipped na ng SEP or Suzuki Eco Performance. Ayan, guys. So, dito tayo sa kanyang mga switches. Right side is nandito yung kanyang kill switch off, activated. At mayroon na din siyang patayan ng ilaw, guys. So, ayan, off muna natin to. Electric start, andito po, ayan. Ah, wala na pala. Hindi na po siya equipped ng kickstart. So, aasa ka na lang po sa kanyang electric start. So, since wala na po siyang kickstart, I highly recommend na magpalagay po kayo ng voltmeter para ma-check nyo po yung battery health ng motor na to. Side grips or side handlebar, nandito yung kanyang high beam, low beam. Meron na din po siyang passing light or pass light. Ayan. Turn signal switch. Ayan. And horn. So, same lang po sila ng horny GSX, guys. Kalakas. Hindi po siya ganun kalakas at hindi din po siya ganun kahina. Tama lang sa kanyang body build. Dashboard, guys, is naka-fully digital na. So, white yung background. Ang nandito is yung kanyang RPM indicator, neutral indicator, or gear indicator nandito na. Tapos, speedometer, fuel gauge indicator, trip B. Ayan, equip na din siya ng time, guys. Check pa natin ang meron. Kilometer, trip A, trip B. So, yun lang po yung nilalaman ng kanyang dashboard. Tapos, may adjust siya, guys. For time yan, guys. Kung mag-a-adjust po kayo ng time. So, sa akin lang, points for improvements. Sana medyo nilakihan na lang po itong time. Kasi napaka-importante nito kung halimbawa trabahante ka. No? Para mas madali mong ma-check yung time mo. Ayan, guys. Kasi kay GSX, medyo malaki yung kanya eh. Ito, medyo maliit lang. Pagdating naman sa tanke, guys, sa long ride, hindi ka na mamumroblema na gagasolina ka ng gasolina. It's because napakalaki na po ng kanyang fuel tank capacity na mayroong 12 liters. And yung kanyang average fuel consumption, guys, is 45 kilometer per liter. So, napaka-fuel efficient na din po niya, guys, no? So, para sa akin, goods na goods to, lalong-lalo na ngayon, eh, mahal pa rin yung gasolina. So, mas matipid sa gasolina, mas napaka-advantage. Sa seat naman, siya po ay equipped na ng split seat, meaning magkahiwalay po yung upuan ng driver sa upuan ng angkas. Meron po siyang partition dito. So, sa upuan ng driver, guys, medyo generous na kumpara dun kay GSX. Ayan, foamy na siya, guys. Seat cover type is leather, same lang din po sa upuan ng angkas. Ayan, generous na din compare kay GSX. Meron na din pong grab bar dito para pag halimbawa ayaw humawak sa inyo ng OBR nyo, meron po siyang mahawakan ng grab bar dito. So, hindi lang po ito basta design, meron din po itong purpose or function. Ayan, guys.
And then, dito tayo sa baba, nandito yung kanyang brake, napaka ng driver, ayan, foot peg, ayan, napaka ganda din ng mechanism, guys. Equipped na din siya ng dual exhaust, meron na din guard dito, yung quality stainless, ayan guys, safe na safe po yung paa nyo or paa ng OBR nyo na hindi mapaso. Exhaust end cap is stainless din, ito po yung sinasabi kong dual exhaust, ayan guys, napaka sporty and stylish din po pala ng kanyang muffler. So sa rear guys, meron po siyang rear tie size na, ayan, 140 by 60 by 17, medyo malapad na din po yung gulong sa likod. So sa cornering, napakaganda na din po ng plane ng isang ito. Equipped na din po siya ng single hydraulic disc brake with single pot piston brake caliper na meron na ding tire hugger para iwas putik, no, tasik ng putik dito at saka dito. Ayan. Kasi yung kay GSX ko guys, wala siyang ganito. Pero meron siyang ganito. No, yung kanya is ano dito, medyo mahaba lang yung kanyang rear fender dito. Pero itong kay Jigzer is meron siyang tire hugger dito. Ayan. Sa tail light, napaka-stylish na din ng tail light, guys. Napaka-sharp na. LED na po 'yan. Tapos ito po yung kanyang turn signals na lights. Siya po ay halogen or bulb type. Ayan, sa quality, hindi siya basta-basta mababali, guys, kung ano. Masisipa or masasabit, no? Not unless kung talagang sasadyain, sipain siya. Napakadali lang siyang mabali. Pero kung sayad lang or sabit lang, hindi siya basta-basta mababali. Kasi ganito din yung turn signal ni GSX. Ayan. May ilaw na din ng plaka, guys. Same lang din kay GSX. Ayan, puti. Dito, plate holder. Siyempre, meron na ding reflectorize para mas visible po kayo during night ride. Ayan. So, ayan, guys. Off na muna natin to. So dito, nandito po yung kanyang chain cover. Same lang din po sa kabila, guys, no? Sa front tire na meron decals dito na yellow-green. Ayan. So, ito po, may bukasan po siya dito. Kasi nandito po yung battery niya sa loob. Ayan. Pero wala po siyang compartment, no? So, ayan guys. Nandito yung kanyang foot peg. Apaka ng angkas. Ayan. Tapos, apaka ng driver. Yung kanyang cambia. Side stand, hindi pa po siya equipped ng side stand switch. Ayan, tapos center stand niya. So, ayan guys, yung kanyang engine. So, points for improvement guys, sana nilagyan na lang din ng kagaya ng kay GSX na under cowl para mas medyo stylish talaga tingnan yung motor na to. Ayan, air-cooled pa rin po ito. So, sa kanyang itsura guys, dito sa side, ayan, yung decals niya na Jigzer. So, combination ng white, yellow, green, at saka white, blue. So, yung decals niya guys is more on white. Wala po siyang decals masyado na blue, kundi paint. So, sa paint job guys, napakaganda din. Ayan o, medyo may pagka-glittery effects yung kanyang paint job. So, sa mga nagtatanong, ano po ba yung kanyang ground clearance? Siya po ay mayroong ground clearance na 160 mm. So, above average na siya. Kasi yung average ground clearance is nasa 150. So, sa malalaking humps ng Pinas, hindi na po madaling maabot yung kanyang engine, no? Safe na po yung inyong engine. And then sa seat height naman po, siya po ay may seat height na 780 mm. So abot na abot ko po ito sa height ko na 5'5. So kung may height po kayo na mga 5'3, abot nyo pa rin po ito 5'2. Pero kung may taller height po kayo guys, mas friendly po para sa inyo. So yan na nga guys, natapos na natin ikutan at i-review tong motor na to. So sa mga interesado, siya po ay nagkakahalaga ng, ayan, 100,652. Down payment is 9,150 at monthly amortization for 36 months or 3 years na 4,663 at rebates na 200. So ayan guys, kung interested po kayo sa motor na to, this motorcycle is available dito sa RCM Suzuki 3S Abad Santos Street, Tagum City. Ilalagay ko na lang po yung number nila at full address nila sa description box ko sa baba. So kung may katanungan pa kayo guys regarding sa motor na to, ay comment lang po kayo sa baba. Anyway, palagi ko naman pong binabasa yung mga comments ninyo.